Si Shaquille O'Neal ang isa sa mga legend na inaabangan din ng mga fans kung merong susunod sa yapak niya sa NBA. Sa ngayon ay meron siyang tatlong anak na pwede magtuloy ng legacy na yun. Si Miles O'Neal ang pinakabata. Pero hindi naman siya masyado naglalaro ng basketball katulad nga nitong si Shakir at si Sharif O'Neal. More on TV personality kasi itong si Miles. Si Shakir at si Sharif naman ang posibleng makagawa noon. Pero itong si Shakir ay hindi nakikita ng mga scout bilang isang top prospect sa high school. Nag-try na din ako maghanap ng information about dito kay Shakir pero napakabihira ng mga scouting report. 17 years old pa lang naman siya at nasa 6'5 na ang height. Pwede pang tumangka dyan, isang shooting guard at small forward itong si Shakir. Naglaro din siya sa Crossroad kung saan din galing ang kanyang kapatid bago naman siya lumipat ng Union Grove sa May Georgia. Kung makikita nyo ay nasa pang 270 siya sa ranking sa class of 2021. Isa pa dyan ay hindi pa rin siya nagkukumit sa college at ang isa sa makikita nyo ay Duke pa lang ang tumitingin dito kay Shakir. Ibang iba kasi ang game niya kumpara sa kanyang ama. Isang shooter din itong si Shakir at kaya din niya maging playmaker sa kanyang team. Ang nakikita lang problema dito ay hindi pa talaga niya nakukuha ang atensyon ng mga scout dahil nga hindi niya makuha yung expectation na maging isang dominant player para sa kanyang position. Si Sharif O'Neal naman ang isa talaga dapat sa magiging basketball star sa tatlo, kaso nagkaroon nga ng problema sa kanya. Una dyan, nag-commit talaga siya dati sa Arizona pero napilitan siyang umalis dahil sa naging issue dati ni DeAndre Ayton dahil ngayon sa financial agreement nito sa Arizona. Kaya ang ginawa noon ni Sharif O'Neal ay lumipat siya papuntang UCLA bago naman siya ma-diagnose na meron palang problema sa puso at kailangan ng operasyon. Yung condition kasi ni Sharif ay delikado talaga. Na kung hindi agad siya naoperahan ay anumang oras ay pwede maging critical yun. Ilalagay ko na lang yung link ng video sa description kung bakit nga ba itong si Sharif O'Neal ay malabo or mahirap makapasok sa NBA sa ngayon. Si Sharif O'Neal kasi matapos ang isang season niya sa UCLA ay lumipat naman siya papuntang LSU kung saan galing ang kanyang ama na nag-a-average lang siya dito ng 3 points at 4 rebounds per game. Pero hindi talaga yun ang problema kung bakit mahihirapan talaga makapasok si Sharif O'Neal sa NBA kahit sabihin pa natin na nag-a-average siya ng 20 points or 20 rebounds per game. Dahil nga sa merong rare condition itong si O'Neal ay mahihirapan siyang pumasa sa medical clearance ng NBA. Ayon pa nga dito kay Dr. Brian Satterer, sa high school at college ay hindi naman ginagamit ang ECG at 2D echo para makita yung kondisyon nitong si Sharif O'Neal. Hindi katulad sa NBA na marami silang tools na ginagamit para ma-determine kung may sakit yung isang player. Pamilyar naman kayo siguro dito kay Isaiah Austin na na-clear naman siya sa ibang liga pero sa NBA ay hindi talaga siya makapasok basta-basta dahil nga sa medical clearance na yun. Yun talaga ang magiging balakid dito kay Sharif O'Neal kung papasa siya sa medical examination ng NBA. Sa modern medicine ay magagawan pa rin naman ang paraan yun since naoperahan na nga itong si Sharif O'Neal. So matagal pa naman yun at pwede pa magawa ng paraan ng modern medicine yung kondisyon nitong si Sharif O'Neal. So yan ang update ngayon regarding dito sa magkapatid na Sharif O'Neal at Shakir O'Neal kung ano nga ba ang status nila papasok dito sa NBA. So hanggang dito na lang ulit. Kung meron kayong komento o reaksyon ay ilagay nyo na lamang sa comment section.